Maligayang pagbabalik mga tol, update po natin kay SHakur Stevenson. Katatapos lang ang final weigh-in, hindi nga po maganda para kay Stevenson dahil overweight sa 130 pounds limit. May timbang na 131.6 pounds. Binigyan pa naman ng 2 oras si Stevenson para matanggal ang sobra na 1.6 pounds, ngunit nag-surrender na lang si Stevenson. Hindi na daw kaya ng katawan niya ang 130 pounds, pinilit niya ito bawasan bago pa sumampa sa kilo, ngunit hindi na talaga kinaya. Kaya pumayag na lang si Stevenson na matanggal sa kanya ang 2 titulo. Mas importante daw ang kalusugan ni Stevenson kumpara sa titulo. Kung hindi na kaya, wag na pilitin. May tangkad na 5'8 si Stevenson mga tol, kailangan na rin umakyat ng division. Sinabi niya sa kanyang susunod na laban, naakyat na lang ito sa 135 pounds lightweight division. Kung saan nag-aabang dito si Devin Haney, Tank Davis, Ryan Garcia at si Lomachenko. Mas magandang laban pa ang makakaharap ni Stevenson sa 135 pounds. Samantala, pasok naman sa timbang si Robson Consicao. Kung matalo niya si Stevenson, sigurado mapupunta sa kanya ang 2 belt. Ngunit kung matalo naman si Robson, tuluyan nang mababakante ang WBC WBO Super Featherweight belt. Kaya mag-aabang na naman tayo ng bagong champion sa Super Featherweight. Mangyayari bukas araw ng Sabado ang laban ni Stevenson. Mas interesado pa ngayon si Stevenson na magpatuloy ang karir sa 135 pounds. Sa ibang banda naman, Tank Davis naharap ngayon sa kanyang kaso taong 2020. Matatandaan po natin na nasangkot si Tank Davis sa isang car accident noong November 2020. Passing through red light ang ginawa ni Davis sa isang intersection kaya nabangga niya ang isang Toyota. Nakasakay naman si Davis sa kanyang sports car. Imbes na tulungan umano ni Davis ang nabangga niya, umalis na lang ito at tinakasan ang nangyari. Kaya kailangan ito harapin ni Davis sa korte. Ayon sa report mga tol, 4 ang sugatan sa nabangga ni Davis taong 2020. Naayos na ang 3 sugatan, nagpabayad na lang siguro kay Davis. Ngunit nagsampa ng kaso ang 1 sugatan, kaya ito ang problema ni Davis na kailangan narapin sa korte. Ayon din sa report mga tol, kung hindi ito maayos ni Tank Davis, baka hindi ito makalaban ngayong taon. Maging hadlang pa ito sa binabalak na laban kay Ryan Garcia sa darating na December. Kaya kailangan malusutan ito ni Davis para makabalik kaagad sa ring. Bayaran na lang siguro ni Davis ang kaso niya para walang problema. Sa ibang banda naman, Gilberto Ramirez versus Dimitri Bivol, matinding laban sa November 5. Sinabi ni Gilberto Ramirez, hindi si Bivol ang pinakamalakas na kalaban. Tatalunin daw niya ito sa November. May kartada si Ramirez na 44 wins, 30 KOs, walang talo. Alaga ito ni Oscar De La Hoya. Sinabi pa ni Ramirez mga tol, kung matalo daw niya si Dimitri Bivol, isusunod niya kaagad si Arthur Beterbiev para agawin ang 2 titulo. Balak din ni Ramirez na maging undisputed sa light heavyweight. Kaya isang magandang laban din ito mga tol, labangan na lang po natin sa November 5. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.